Kung gusto mong matigil ang pagkawala ng pera, alisin mo ang 9 na bagay na ito mula sa pasukan ng inyong bahay ngayon din. Mayroong 2 uri ng enerhiya sa paligid natin. Isang positibo at isang negatibo. Ang positibong enerhiya ang nagpapanatili sa atin ng kasiyahan pati na rin ang naguudyok sa atin na gumawa ng mabuti. Samantalang ang negatibong enerhiya ay siyang dahilan naman kung bakit tayo nakakaramdam minsan ng kabigatan, stress at hindi maipaliwanag ng pakiramdam. At ang kapaligiran sa ating tahanan ay pakiramdam din natin ay may negatibo at stress na nakapalibot. Mayroon tayong ilang mga unlucky things na maaring nasa pasukan ng inyong bahay na maaring maging sanhi ng paulit-ulit na pagkawala ng pera, negatibong epekto sa mga taong naninirahan doon at maaari ring magresulta ng malas. Sa makatwid, dapat mo nang alisin ang mga bagay na ito mula sa iyong pangunahing pasukan upang mapanatili ang isang mahusay na daloy ng enerhiya sa ating bahay. Dapat din nating panatilihing regular na suriin ang loob at paligid ng ating bahay na walang ganoong bagay na sumisipsip ng negatibo mula sa labas at inilalabas naman ito sa loob ng ating bahay. Ang swerte ay pumapasok mula sa ating pangunahing pintuan at pati na rin ang lahat ng uri ng positibong enerhiya ay dito rin dumadaan. Kung kaya't narito ang mga bagay na dapat nating alisin o iwasan man lang na ilagay sa ating main entry ng ating bahay. Number 1, matitinik na mga halaman at mataas na mga puno. Ang mga matitinik na mga halaman at matataas na mga puno ay hindi dapat itanim sa harapan ng pangunahing pasukan dahil pinalalakas nito ang iyong mga kaaway at pinahihinto ang iyong pag-unlad. At bukod dito, magkakaroon ng pagkakaiba sa pamilya at ang kalusugan ay lalala rin. At hindi rin maganda ang mga matitinik na halaman na malapit sa ating pangunahing pasukan dahil maaring pagmulan nito ng simpleng aksidente gaya na lamang ng pagkakatusok mo sa mga tinik ng halamang ito. Number 2, ang main gate o pintuan na mas mababa sa daan. Minsan naranasan na rin natin siguro na pagkatapos gawin ng isang kalsada ay mas mataas na ito kaysa sa ating pangunahing gate or pintuan. Ito ay hindi maganda at isinasaalang-alang na isang malawak na dosh na magkaroon ng ganung kalsada malapit sa pangunahing pasukan. Kaya't hanggat maaari, ayusin ang iyong pangunahing pintuan at panatilihin itong mas mataas kaysa sa kalsada. Hindi rin ito magandang tingnan, lalo na kung tag-ulan dahil lahat ng putik at tubig ay aagos lamang papasok sa inyo. Number 3, tumpok ng basura. Ang tumpok ng basura ay hindi rin dapat inilalagay sa harapan ng bahay dahil nagtataguyod ito ng pagkawala ng pera, negativity, problema sa pag-iisip at sakit. Maaari rin itong pamahaya ng mga insekto gaya ng mga langaw at magdudulot din ito ng mabahong amoy sa ating bahay. Ang sunod ang basurahan. Gaya ng tumpok ng basura, hindi rin magandang maglagay ng basurahan sa harapan o malapit sa ating pangunahing gate na makikita ng iyong mga mata sa paglabas mo at pagpasok sa loob. Sunod, drainage or hukay. Anumang uri ng kanal o hukay sa labas na malapit sa bahay o sa harapan ng main gate ay dapat alisin sapagkat nagdudulot ito ng negatibo sa bahay. Maari rin itong pagmula ng simpleng aksidente kung hindi ito makikita. Maaring ikadulas ito ng taong dadaan doon na hindi ito mapapansin. Sunod ang entrance door na nakalagay sa makitid at saradong bahagi. Ang pasukan ng bahay ay hindi dapat buksan sa isang makitid o saradong bahagi dahil lahadlangan ito ang swerte at aakitin ang kahirapan na dumating sa bahay. At bukod sa pera ay hahadlangan din ito ang banal at physical na puwersa, pinabawasan nito ang kakayahan ng tao na lumaban laban sa mga sakit. At isa pa, ang sinasabing mas maswerte na main door ay yung pagbukas mo ay maluwang ang papasukan ng walang nakaharang dito para mahusay na dumaloy ang positibong enerhiya papasok sa ating bahay at hindi palabas.
sapatos, tsinelas, or patungan ng sapatos. Sinasabi din na hindi dapat maglagay ng mga sapatos, tsinelas, or mga kabinet ng sapatos malapit sa pangunahing pintuan, kahit pati raw sa loob ng bahay sa pasukan. Dahil sinasabing dapat panatilihin mo ang pasukan ng iyong bahay sa loob at labas na malinis, walang kalat, at walang kahit anong nakaharang. At panghuli, maruruming tubig. So kung ang maruming tubig ay naipon sa harap ng ating bahay, lalo na sa kanlurang direksyon ng bahay, alisin ito kaagad dahil sanihito ng mga sakit at isang pagkawala rin ng pera. At hindi rin po maganda na may maiipong maruruming tubig sa harapan ng ating pasukan dahil pagmumulan nito ng mga insektong gaya ng lamok o maaaring pagmulan din ito ng sakit. So yan lamang ang mga bagay na hindi raw natin dapat inilalagay sa harapan ng ating pangunahing pasukan ng pintuan. Well, nasa sa inyo naman yan kung paniniwalaan nyo mga kahuan.